para. Ipasa mo tong recipe na ito parang malalaman ang iba. Sarap. Ipapasok ko tong recipe na ito para malaman ang iba. Sarap. Ipapasok ko tong recipe na ito para malaman ang iba. Sarap. Ipapasok ko tong reciping to para malaman ng mga subscriber ko. Tuturuan nyo kayo kung paano gumawa ng hotdog roll o pinatawag kong hotdog dibipit. Tara! Una, kailangan natin ng kawali at ng lutuan. Sindihan ng lutuan at painitin ang kawali dito. Hawak-hawakan ang kawali para malaman kung mainit na ito. At pag napaso na ang iyong kamay, ilagay na ang 5 pisong mantika. Pag hindi nasunog ang plastic, ibig sabihin ito, hindi pa mainit ang inyong mantika, kaya try again. Habang pinapainit pa ang mantika, hugasan natin ang hotdog at tanggalin ang balat nito. Ito, dumo ang paghuhugas dahil I'm sure madumi ang paggawa ng hotdog na ito. Para maluto ang hotdog, kailangan mong hiwain ang hotdog sa gitna. Aray! Nasugatan ako! Hindi ka kasi nag-iikat eh! Hindi ka nag-iikat! Ang sakit! Sorry na. Lagyan mo ng toyo ang hotdog para mas malinamnam ito. Para malaman natin kung mainit na ang mantika, hawakan mo ito. Napaso ako, mainit na siya. Dapat yung mantika nyo ay yung nag-blaze-blaze. Make sure na hindi madudulas ang hotdog ninyo sa inyong mga kamay kung ayaw nyong mamatay. Kung sa tingin nyo hindi kasya ang hotdog, huwag kayong syunga pagkasyahin nyo. Ayan, saktong-sakto. Lutuin ang maayos ang hotdog pero huwag ito susunugin. Paikot-ikotin ang hotdog para maluto ang latang side, hindi yung lutunga yung labas, frozen naman yung loob. Pag naluto na ang hotdog, iset aside muna ito. Gumamit ng mamahaling tissue para ma-drain ang mga oil galing sa hotdog. Para di masyadong oily. I-set aside din ang mantika dahil gagamitin pa ito mamaya. Alright. Ito na ang kabuuan ng ating ingredients. Itlog, hotdog, tinapay, cheese, at breadcrumbs. Siyempre, ang iyong napakalinis na kamay. Let's go! Let's get started! Una, pipiin natin ang mga tinapay. Pwede mong gamitin ang iyong mga kamay. Pwede mo rin gamitin ang kutsara kung medyo social ka. Kunin mo ang hotdog na merong hati, hatiin mo na ito ng bonggang-bongga para maging dalawa. Dalawa na siya. Kunin mo ang isang hotdog at ilagay dito. At kunin mo ang malaking cheese at maghati ka. Huwag mong tipirin ang cheese. Lakihan mo ang hati. Hati na siya at ilagay mo yan dito para bonggang-bongga na. Afterwards, itutin mo ang lahat ng ito. Itutin mo lang yan. At pipiin mo. At para maipit mo siya ng bongga-bongga, kailangan mo ng ting-ting. Galing sa walis ting-ting. Salamat! Itusok mo ang toothpick sa gitna para bongga na ito. Ganon. Pipiin mong mabuti ang hotdog at ang tinapay para hindi ito maglagwak-lakwak pag prinito mo. Yan, push mo yan. Dito mo ibuhos lahat ng galit mo sa ex mo, lahat ng galit mo sa nanay mo, lahat ng galit sa mga katabi mong babaw ng hininga, dito mo ibuhos yun. Pag napipi mo na yan, bongga na yan, push mo na yan, tatabi mo na yan dito. Siyempre, pag gumagawa ka ng mga gate ng putahe, nang gutom ka, akain-kain ka din, no? Masarap talaga siya kahit hindi pa luto. Actually, pag tinatamad ka, no, huwag mo lang lutuin, kainin mo na lang ngayon, no? Tara, kainin na lang natin ito. Nagbutom na ako eh. Ha? Pwede mo na rin siyang kainin kung hindi ka na makapaghantay. Ganun. Nakalimutan ko talaga dito mga toothpick. Make sure pinagalbunin niyo ang toothpick bago niyo lamunin. Huwag kayong patay. Yan, dyan yan. At ito na ang ating last na tinapay. Ibigay mo lahat. Ibigay mo na. At dahil may mga tirang cheese, kakainin niya natin ito syempre. Kesa masayang at itampon, kainin mo ang mga natirang pagkain. At dahil malapit din natin lutuin ang ating ginagawa, painitin mo ulit ang mantika. At dumalik tayo dito. At ito na ang pinaka-crucial lang part ng ating pagluluto. Biyakin mo ang itlog at batihin mo ito.
ang mga tinapay at irolyo mo ito sa itlog. At irolyo mo ito sa breadcrumbs. Ayaw niyang marolyo kaya gumawa ka ng paraan. Okay na to. Tinapay, itlog, breadcrumbs, tinapay, itlog, breadcrumbs, paut-ulit, hanggang sa maubos mo ang mga tinapay. Tapos na tayo! Ready na natin siyang prituhin. Ito na ang isa pa sa crucial part ng ating pagluluto dahil paminsan nasusunog ang ating mga tinapay. Pero hindi rin nahayaang masunog ang mga tinapay natin dahil pag nasunog siya, walang kakain. At dahil mainit na ang mantika natin, panahon na para i-boil natin ang ating tinapay. Hinaan ang apoy kung ayaw masunog ang tinapay. Pag crispy brown na ang inyong tinapay, pwede na itong hanguin. Pero pag itim na ang inyong tinapay, pwede na itong itapon. Naaamoy na po namin ang sarap ng tinapay. Excited na ang mga batang kumain. At dahil tapos na tayo sa ating recipe, ready na itong pakyawin! Ang sarap niya! Ang talaga! Panahon na para sa isang taste test! Sarap! Sarap-sarap naman niya ito! And sarap pa! Pampay siya! Sarap po! Sarap! Sarap! Ang sarap! Tingin pa ako ah! O go! Sige lang! Dalawa lang! Bakit may toothpick? At dahil nagustuhan ng aming kapitbahay ang aming niluto, I'm sure may magustuhan din ng inyong pamilya, kapuso at mga kapatid. Try nyo na! Ang hotdog di pipit! Huwag nyo kalimutan i-like, i-favorite at i-share ang video ito para lahat tayo ay bumumpaw sa saya! Luto ba ninat? Hotdog di pipit! Luto ba ninat? Luluto na! Luto ba ninat? Luluto na!